Jessica, welcome back to my YouTube channel. And kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe. And pag-uusapan natin ngayon ay ang pagkakaroon ng buni. Dahil alam naman natin, ang pagkakaroon ng buni ay pinandidirehan ng ibang tao dahil daw na nakakahawa ito at kumakalat sa katawan. Ayan. Kaya, sasabihin ko sa inyo yung mga nakatulong sa akin sa paghilom nito. Ayan, at yung mga dapat at hindi dapat gawin pag may buni ka. Ayan. Number one is, syempre ang pagkatin nito. Ayan. Kasi sabi ng akin, Lola, pag the more na kinakatin mo yung buni mo, lalo siyang lalaki. Kasi nga nai-irritate siya. Dahil, syempre, kahit nasabihin mong malinis na yung mga kuko mo, eh meron ding naiiwan na dirt dyan na nagkukos sa pagka-irritate ng ating buni. Pangalawa naman is yung pagkain ng malalansa. Ayan. Rason din yan. Isa din siya sa rason kung bakit nai-irritate din ang ating buni. Di ko alam kung bakit siya... Sabi lang ng lola ko, kaya... Ayan. Hindi ako makain ng malalansa. At pangatlo... yung lagi siyang binabasa. I mean, yung nababasa. Yan. Kasi ako, hindi ko naman talaga siya maiwasan na hindi mabasa dahil naghuhugas ako ng plato, naglalaba, naglilinis ng bahay. Kaya talagang mababasa siya. Pero ang ginagawa ko na lang is after siya mabasa, hinuhugasan ko siya at sinasabunan ko siya gamit ang safeguard. Yan, safeguard. Kasi alam naman natin ang safeguard is nakakatulong talaga siya sa pagtanggal ng bakterya sa ating mga kamay. Ayan. Kaya safeguard ang aking ginagamit. And pagkatapos ko siyang hugasan, kukuha ko ng malinis na cloth or tissue. Ayan. Itatap lang siya sa affected area na may buni. Huwag yung kuskus kasi lalo siya ma-irritate. Kaya dapat yung tap-tap lang. Itatap lang sa affected area. Ayan. Pagkatapos ko siyang patuyuin gamit yung cloth or yung tissue, lalagyan ko na siya ng ito na yung ginamit ko para maging ano ang aking buni. Ayan, ang BL. Ayan, ang BL. Kasi sinabi lang siya sa akin na effective tong BL na to sa pagtanggal ng buni. Ayan. Natatanggal naman siya dahil nga, ayun, pasaway ang sisi nyo. Dati kasi yung laki ng aking buni is, kasing laki lang siya ng 25 cents na pera, na barya. Yan, papakita ko yung picture niya. Yan, ayan, ayan yung itsura niya dati. Ginamitan ko siya agad ng BL. Nahilom na siya, kaso ayan, nung birthday ng aking lola is kumain ako ng buro. Ayan, kumain ako ng buro. Alam naman natin is masarap talaga ang buro pag sa mustasa. Alam mo ba yung mustasa na gulay? Ayan. Nakadami ako ng ganun nung birthday ng lola ko. So yan, nag-irritate na naman ang aking buni. Ayan. Siyempre, lumaki na naman yung buni ko. Kaya syempre nahiya din ako kasi lumalaki na siya. The more nalalaki kasi siya, mas mapapansin na siya kasi malaki. Kaya nga syempre hindi mo naman maiwasan, yung iba talaga mandidiri sila kasi nga may buni ka. Baka sabihin nila mahaba ka, ganun. Kaya nag-research ako sa Google ng pwedeng home remedy. Nag-try ako yung halamang gamot na sinasabing sa Kapampangan kasi tawag is pakayungkong. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa Tagalog or English dun sa halamang gamot na yon. So, trinay ko siya. Dudurugin mo yung dahon ng pakayungkong. Tapos lalagyan mo siya ng asin, tapos scrub mo siya. Scrub mo siya doon sa
sa bony mo. So, sa tingin ko naman, nag-i-effect naman siya kasi nag-dry siya. Tapos, bigla-bigla na naman, nag-reddish na naman siya. Parang buhay na naman yung bony. So, yung ginawa ko na naman is, bumili na lang ako sa butika ng Canistin. Yan, Canistin naman yung ginamit ko. Yan, Canistin. Mabibili mo naman yung Canistin ng 114. Ito naman is 60 pesos. So, ang ginagawa ko na lang is pag everyday na... Ay, ang gulo ko. Wait lang. Ayan. Bumili ako ng Canistin. Ito, ito yung pangalawang ginagamit ko is Canistin. Canistin. Ayan. Ito yung pangalawang ginagamit ko. Mabisa naman siya kasi nag-dry na ang aking buni. Ayan. Ayan lang siya ngayon. Ayan lang siya ngayon. Lumaki talaga siya. Ayan. Makikita yun talaga. Lumaki siya. Kasi nga, nung birthday ng lola ko, nakadami ako ng buro. Ayan. Buro pa more. Ayan. Ayan. Talagang lumaki siya. Ayan o. Diba? Dati, sinlaki lang siya ng 25 cents. Ngayon, malaki pa siya sa piso. Sa piso. Ayan o. Ayan. Pero makikita nyo na nagda-dry na siya. Kaya hopefully sana gumaling siya. And sana nakatulong ito or nakatulong ang video na to. Dalaga na may buni, yeah. Dalaga na may buni. Dalaga na may buni, yeah. Ayan. Dalaga na may buni, fit manok. Ayan. Thank you for watching my vlog for today, mga sisi ko. Hope may naitulong ako sa mga dapat at hindi dapat gawin pag may buni ka. And please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell button para maging updated kayo sa mga videos ko. God bless!